binaslang sa mismong Palacio del Gobernador si Gobernador General Fernando Manuel de Bustillo Bustamante y Rueda, ang liberal na Gobernador General ng Pilipinas at Field Marshal ng Imperyong Espanyol mula 1717 hanggang 1719. Ayon sa mga tala, mga praile ang nanguna sa krimen na ito. Paano nangyari ang krimen na ito? Soko, scene of the crime, operatives. Matatandaan na nang dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas, ginamit nila ang Katolisismo bilang isang ideological state apparatus upang itanim sa puso ng mga tao ang pagsunod sa Espanya. Walang separation of church and state noon. Ngunit, isa sa mga pinunong sibil ang nagpasaway. Patuloy na pinaresto ng liberal na gobernador general na si Bustamante ang mga may utang sa gobyerno kahit sila ay humihingi ng santuario sa simbahan. Itinuturing itong pambabastos sa simbahan ng mga obispo kaya sinabihan nila si Bustamante, ipapa-excommunicate ka namin. Ayun, ang mga obispo ang pinakulong kabilang na ang arsobispo ng Maynila, Francisco de la Cuesta. Kaya ang mga paring Agustino, Dominicano, Franciscano at Recoleto ay nagbalak. October 11, 1719, nagtipon ng mga pari kasama ang kanilang mga kabig mula sa simbahan ng San Agustin at nagmarcha patungong Palacio del Gobernador sa loob ng Intramuros. Hindi sila napigilan ng mga bantay. Ayon sa mga tradisyonal na tala, sinugod ng mga pari at ng balana ang ikalawang palapag, dinampot ang Gobernador General, kinalagkad at pinagsasaksak hanggang mamatay. Dumating ang kanyang anak upang iligtas siya, ngunit ang anak niya rin ay napatay. Dalawang asasinasyon ang nangyari. Matapos noon, nagmarcha sila patungong Fort Santiago, pinalaya ang mga obispo at arsobispo, at ang arsobispo ng Maynila ay ginawang interim na Gobernador General sa loob ng ilang linggo. Ang version na ito ay lalong na-reinforce dahil sa isa sa pinakasikat na mural ni Felix Resurrection Hidalgo, isang bayaning pintor ng ating bansa noong panahon ng propaganda, ang The Assassination of Governor General Bustamante and His Son. Ipinapakita nito si Bustamante na kinakaladkad at sinasaksak na napakaraming prailing Dominicano. Pero ayon sa isang artikulo ni Padre Cantius Kobach, may mga tala na matatagpuan sa archives ng Universidad ng Santo Tomas na hindi talaga mga praile ang pumatay kay Bustamante. Sugatan siya ng dalhin sa dungeon ng palasyo, ngunit tinapos siya ng isa sa kanyang accountant na natagpo ang nagnanakaw ng pera ng gobyerno. Sa mga tala, isang Don Vicente Lucea ang pumatay sa kanya. Ay naman sa isang labandera sa palasyo, yung Don Vicente ay si Padre Sebastian de Totanes pala na superior ng mga Pransiskano. Case unclosed ang kaso ng pagpatay kay Gobernador General Bustamante dahil sinarado agad ang kaso at hindi na pinaimbestigahan pa. Sangkot man ang mga praile o hindi. Ang sentimiento ng taong bayan ay nagmula sa pagpapakulong ni Bustamante sa mga opisyal ng simbahan. Bottom line, ang insidente ay nagpapakita pa rin ng napakalakas na impluwensya ng simbahan sa ating bansa, noon at ngayon.